kayo ba? Hilig nyo rin ba magtampisaw o di kaya maligo sa mga ilog? Lalong-lalo na ngayong summer, panahon ng tag-init, isa sa mga paborito nating pasyalan, isa sa paborito nating gawin ay ang magbabad at maligo sa malamig na tubig. At para na rin mabawasan ang init na nararamdaman natin sa ating katawan. Pero bago mo marating ang Mabawd Falls, bago ka makaligo, daanin mo muna ang mataas at mahirap na daanan. Pero para sa mga kabataan na tipong malalakas pa ang mga tuhod, hindi problema ang ganitong daanan. Kahit mataas pa to, kahit medyo madulas, yakang-yaka. Mabuti na nga lang at ginawa nila ng paraan, ginawa nila ng hagdan-hagdan at mayroon pa tayong mga kapitan. Iwas dulas at iwas disgrasya. At habang binabaybay mo, habang tinatahak mo ang mataas na daanan na ito, sulitin mo na ang lamig ng paligid. Damhin mo ang presko at lamig ng hangin at ang ganda ng kapaligiran. Pwede ka rin mag-picture taking habang naglalakad kagaya niyan si Ate Maridel. Post dito, post doon, kahit sa ang sulok, nakaporma. Sulitin mo na ang panahon habang nandito ka dahil hindi mo alam kung kailan ka makakabalik or makakabalik ka pa ba. Para sa akin, kahit medyo mahirap ang daanan, kahit medyo madulas, pag ganito ang paligid, nawawala ang pagod. Nakaka-relax, hindi ko nafe-feel ang pagod. Presko ang hangin dito at tahimik. Dahil na nga rin siguro sa malalaking mga kahoy, paligiran ng mga kahoy na nagbibigay ng malamig na hangin at preskong hangin. Oh, look! Si Ate Maridel, kahit masakit ng tuhod niyan, kahit medyo pagod na yan, pero sinusulit ang bawat oras, bawat minuto, bawat sulok, pag may magandang view, wala na ibang gagawin kundi post agad. Oh, look! Post na naman! Picture na naman! 1, 2, 3! Dito talaga maranasan ng ating mga kababayan na medyo maedad na, medyo mahina ng tuhod. Kaya natin ng mga kababayan, kahit medyo mahirap, pero dahil nga gustong-gusto niya magtampisaw at maligo sa tubig, kaya nakipagsapalaran na lang si Ate Maridel. Reklamo ng tiguang sakit na kuno diyang tuhod. Na mauna, kailagan ka ni Rise. Kahit hirap na sa paglalakad, pero pagdating sa picture taking, walang pagod, walang hirap. Post pa rin. Kahit naman sino, even you my dear watcher, basta minsan lang kayo makapunta sa mga ganitong lugar, you must take a picture. Take a souvenir because no one can tell. You could never come back again within this place. All you can do is take a look back with your picture and remember the once in a lifetime memorable experience. Thank you.
ating guide para hindi tayo madaling mapagod at hindi tayo madaling madulas. Pagkatapos ng nakakakapoy o nakakahangap na paglalakad, we are almost here at Mambawood Falls. Kasi medyo marami kami, so need talaga namin maggamit ng cottage. Kasi i-approve sana ni Kuya kung kakunti lang. But since madami kami, so okay lang yun. Okay lang mag-cottage kami. Na tawag nito? Pilog to. Nirelispeto at ililinis nila. Malinis ang pagkakuhan ng kanilang ilog. Kasi tingnan nyo, hindi ka basta-basta dudumi kahit saan, hindi kami basta-basta iyo kahit saan. So dito is CR talaga. Chan! Pwede na mag-CR. Ano mo pa doon yung mga, sir? Ikaw na pasabot kahit sa sige. Pinapaintindi ni Kuya na yun nga, ibigyan sana niya ng tawag nito na konsiderasyon pag kukunti lang. Kaya na sinabi ko na since marami kami, so need na gadyod ng cottage. Okay lang din. Is safety. Oh. Ito si Joey. Ma'am Banji, brother. Si Ja, nagdana po na ako din. Cottage na lang po nami, sir. Mag-cottage na lang po lagi, no? Parang ba'y pwede yung mag-cottage nyo rin? Ay, nga nami po yung pagdamhan ng community. Wala mo po pala yung ano na? He's one of the people here. I'm a part of the house ako nami o sa mga libo. Sa mga libo. Hi. Excited. Itong Mambawood Falls na ito ay matatagpuan dito lang din sa parte ng Tomas Opos. Dito sa Mambawood Falls, marami rin naliligo dito, lalong-lalo na pag mga araw na walang pasok, kagaya ng Sabado, Linggo, holidays. Maraming nagpipiknik, maraming naliligo dito. Meron silang entrance fee dito, 10 pesos yata for adult, then 5 pesos yata para sa mga bata. Then, ang kanilang cottage nagkakahalaga ng 200 million. Diba ang mahal? Sarap talaga magtampisaw dito dahil malamig at malinis ang tubig. Masarap magbabad, lalong-lalo ng ngayong panahon ng summer.
maraming dumadayo dito galing sa iba't ibang lugar. Dahil sa taglay nitong malinis at malamig na tubig, marami sa mga kababayan natin ang dumadayo galing pa sa iba't ibang lugar. Ang ilang attempt ko na to na tumawid papunta dun sa kabila gamit ang kanilang tulay. Pero natatakot, nadadala ko ng takot kasi ang tulay nila walang hawakan tsaka nagsiswing. Pero sa pagkakataong ito, nilakasad ko na lang talagang logo kasi gusto ko talaga kung makalipat dun sa kabila para makuhaan ko ang kabilang side. Makuhaan ko ng video ang kabilang side. Kaya nakakatakot tumawid dahil wala siyang hawakan. Para sure, binitbit ko na lang ang akong smuggle para hindi ako madulas. Mga talawan dyan mo! Sir, magod ilang lantay kay Y kahawiran gani. Itakmod! Itakmod na itakmod! Stay here, lady. I need you, girl. Save me, lady.
dito, medyo malakas ng current ng tubig. Dapat malakas ka para hindi ka matangay ng tubig. Para hindi ka ma-ano. Kahit na medyo mahirap ang daanan at nakakapagod ang paglalakad, pero pagdating mo dito, napakasulit, sulit na sulit, hindi ka magsisisi. Mag-enjoy ka talaga dito dahil sa sarap ng tubig at lamig. Itong grupo ng mga lalaki na ito, gaya namin, dayo din sila, galing din sila sa ibang lugar. Dinayo nila dito kasi maganda daw ang tubig, tsaka malinis at tsaka malamig.
So guys, please come and join with us para natin magtapisaw ating namnamin ang lamig, ang sarap at ang linis ng tubig. We're going home kasi hapon na. Marami pang gagawin sa bahay. I enjoy very much sa among laagron. I enjoy very, very, very much. Plantito, plantita, atap. Habit mi sa magyanan kay ng wabig badyang. Kasi may mga obligasyon pa kaming gagampanan, mayroon pa kaming gagawin pagdating sa aming bahay. So iniwan namin sila. So thank you for watching guys. See you on my next video. Bye bye.